Oh, good evening, bro. May tanong lang ako doon, parang follow-up question lang doon sa kanina. Oh, tanong ko, halimbawa kapag nangumpisal ka sa pare, tapos may nakalimutan kang mga kasalanan, lalo na mga mortal sins. Tapos sinabi ng pare na you are absolved of your sins. Does that mean na forgiven na lahat kahit yung mga nakalimutan mo? Kahit sabihin ng pare na ng priest natin na forgiven na yon, ang mas kailangan pa rin nating, di ba, may naalala tayo na may mortal sins tayo, naalala na hindi natin na-confess. So, mas maigi talaga na ibalik na i-confess natin ulit yun. Kaya lagi nga sinasabi sa atin na Father Darwin na pag nag-confess tayo, lalo na pag general confession, mas maigi kung isulat natin para wala tayong makalimutan. At kung example, hindi natin na isulat at kung nakalimutan natin, tapos nagsabi na gano'n yung pari na forgiven na, so pwede tayong makapag-ano ng ostya. Pero nakadepende pa rin po yan sa atin kasi alam naman po natin na mayroon pa tayong tayo po yung nakakaalam ng ating mga venial at saka mortal sins. So hindi po yun alam ng pari. Kaya tayo po mismo ang nakakakilala at nakakaalam kung meron talaga tayong mortal o wala. Kaya kung sa tingin natin na meron tayong mortal sin, so mas maigi siguro na huwag muna tayong magsubo ng ostias at mag-confess po ulit. Kahit halimbawa sinabi, halimbawa may mga instances talaga na nangyayari ito, lalo na halimbawa nangumpisal na tapos nag-confess na siya, tapos sasabihin niya, ala, nakalimutan ko pala, yung may kasalanan pa pala akong ganito na ginawa ko mga several years ago na kaya hindi niya naalala. So hindi naman sinasadyang nakakalimutan, mga ganon ba? Oo nga po. Ayun nga po, no? Kasi parang confess tayo minsan, sabi natin yung mga hindi ko na naalala. Pero pag mas maigi talaga yun, bro, para sa no? Lagi kasi naririnig sa nasabi ni Brother Windelman lagi, paabot sa confession, na pag naalala natin, lalo na pag mortal sin, so mas maigi talaga na i-confess talaga natin at talagang sabihin iyon. So, ika nga, lagi nga sinasabi nila na kung pwedeng isulat, so isulat natin, example nito, paglabas natin sa church, pag nag-confess tayo, nang paglabas natin, naalala natin na mayroon tayong mortal sins na hindi pala na-confess. So kung pwede lang, confess natin ulit. Oh, I see. Pero kapag halimbawa, nakapag-take ka ng ostya, tapos after nyo mag-take ng ostya, doon mo palang naalala na may nakalimutan kang mortal sin. So hindi naman po mabibilong yun sa no? Hindi naman po yun mabibilong sa kasalanan kasi nga nakapag-confess kayo ng time na yun. At hindi nyo naalala talaga. Hindi nyo naman sinasadya yun. So, at saka yung purpose naman talaga is mag-confess kasi may nakalimutan kayo. Kasi, hindi naman kasi lagi nating inaalala eh. Kaya yun nga, ibabalik ko yun nga kung pwedeng mag-confess tayo, general confession, isulat natin lahat. Thank you. May ano pala ako, isang last na katanungan. Very good. Ano lang, kasi nagba-Bible study kasi kami sa grupo namin. May nabasa ko doon sa Book of Numbers na nag-asawa ulit si Moses. Oh, parang dalawa yata yung asawa niya. Yung ganun. So, ibig bang sabihin that time na may sinuway si Moses sa commandments ng Panginoon kasi dalawa yung asawa niya? Brother John Ray, kano sumagot niyan? Old Testament yan. Wala namang sinabi sa Bible doon. Ito ang asawa ni Moses. Baka si Abraham ang sinasabi ko. Si Abraham siguro. Si Abraham siguro sinasabi mo. Hindi si Moses. Brother John Ray, ano pala yung sinasabi doon sa Numbers na yung Cushite woman? Ah? Yung Cushite na woman doon na sabing Anong talata?
Numbers. Kasi si Moises, isa lang ang anak niya at pito, isa lang asawa, pito ang anak yata. Kung may dalawang asawa si Abraham. Kasi si Moises, matapos mag-asawa ni Moises, nag-ano na siya eh, na tinawag na siya ng Panginoon eh. O nagpastor siya sa tupa, doon siya tinawag ng Panginoon. At una na siyang time na mag-asawa pang muli kasi nasa ano na siya, nasa kalagitan na siya ng Islam. So, baka si Abraham ang tinatanong mo. Ibasa nga yung sinabi niya, Bro Alden. Numbers ano yung bro? Ano ko yung ano, verse. Sa mga patriarka, kasi si Moises, din lang siya patriarka, prophet siya eh. Mosaic siya eh. Mosaic era na. So, patriarka, si Noah lang ang, si Moises, si Abraham ang nagkaroon ng dalawang, hindi nga matatawag na asawa yun eh, yung si Raquel. Hindi nga matatawag na asawa niya yun kasi parang kagustuhan ng asawa niya yun na si Pingan ni Raquel si Araki ba pangalan yun? Alalay ni Sarah. Kasi nung time kasi na yun, matanda na si Sarah, hindi magkaanak. Hagar bro. Hagar. Hagar, si Raquel pala kay ano pala yun, kay Jacob. Jacob pala yun. So, si Hagar, hindi naman talaga siya matatawag na asawa ni ano kasi hindi naman siya kinasal. So, wala namang ginawang, di ba bro Mel, wala namang ginawang ano sa kanila. Tawag niyan, ritual na magkasal sila. Di ba? Wala naman. Sarah lang meron. Yeah, nagkaroon ng anak si Abraham kay Hagar dahil sa alipin ni Sarah si Hagar dahil merong promise na magkakaroon ng anak si Abraham, edi matanda na si Sarah, ang ginawa niya, ang kanyang alipin, may rights na isuko ang kanyang alipin sa kanyang asawa. Kasi ganyan ang kultura kasi dati. Ang kultura dati, ang may asawa, pwede, kung may alipin ka, pwede mo utusin yung alipin mo na sumipin sa asawa mo. Ganun kasi dati. Kung nagkaroon nun, hindi naman talaga asawa niya yung kasi wala namang kasal na nangyari. Pero ayon kasi kay Sarah, matanda na siya, hindi siya nagkakanak. Kaya ang inakala niya, kung sinabi ng mga anghel na magkakaanak si sila, akala ni Sarah sa ibang babae. So decision ni Sarah yun na kay si ano, si tawag ito, si Hagar ang anakan. Kasi nga, bata, tapos basta may mga reason yung si Sarah kung bakit si Hagar ang anakan. Pero hindi talaga asawa niya. Kung sabaga na anakan lang, paanakan. Pero regarding kung sa kay Moises bro, parang pero mas maigi basahin mo na kung talata na sinasabi mo kasi para maunawaan natin kasi hindi naman lahat ng talata nabasa natin. Para mabasa, magkita lang natin ano ba yun? Baka yung ito bro, yung talata na nakita ko. Numbers 12 verse 1 and Numbers 12 verse 2. Basa nga bro, Aldan, Omar. Sabi dito sa Numbers 12 verse 1, ganito pa. Ito. Ito ba yun, bro? Sabi dito, si Mariam at Aaron ay nagsalita laban kay Moises dahil sa babaeng kusita na kaniyang napangasawa. Ito ba yun? Oo. Sige, patuloy sa 2. Sa 2, sabi dito sa 2, at kanilang sinabi, ang Panginoon ba'y nagsasalita sa pamamagitan lamang ni Moises? Hindi ba nagsalita rin naman siya sa pamamagitan natin? At narinig ito ng Panginoon. So yung asawa na yun, ano? Diba? Tingnan natin yung ibang mga sa numbers yun, ano? Numbers 12:1 and 2. Hindi naman binanggit. Laban kay Moises dahil sa babaeng kusita na kanyang kinakasalan sa patas niya nag-asawa nga sa babaeng tagakus. Sabi nila sa pamamagitan lang ba ni Yahweh si Moises ng salita si Yahweh, hindi ba sa pamamagitan din natin? So, tingnan natin ang mga cross-reference nito. At si Moises ay natuwa na mas
sino sa lalaki yaon sa kanyang pinag-asawa kay Moises si Zipora na kanyang anak. Ito man yung asawa niya po. Kasi ang binigay na cross reference ang Exodus no nung napunta si Moises doon sa lugar na kung saan ano? Bro John Ray. Nako. Ah, oh, yes, Bro Ronel. Pag sinabing babaeng kusita, ibig sabihin babaeng taga-Kus. Kaya nga taga-Kus ba yan yung asawa niya? Oh, yan nga. Hindi naman dalawa. Yun nga. Kasi ang binigay kasi na cross reference Exodus 21. Yung Exodus, yun yung time na exile si Moses sa Ehipto at napunta siya doon sa disyerto na kung saan ang may lupain doon na pinagmamayari ng isang pari na mayroong pitong anak na babae at ang isa doon naging asawa ni Moises. Yun yun. Ang pari ay si Jethro, ang anak ay si Zipporah. Yun yun si brother. Hello? Hello bro? Oh yes bro, yun yung ang sinabing asawa doon, yung pari yung original niya na asawa. So hindi siya nag-asawa ulit. Yun pa rin. Wala talaga siyang asawa ulit kasi during sa kanyang days doon sa pagiging ano niya, pastor kasi si Moises doon sa mga tupa, tinawag na siya ng Panginoon eh. At naalala ko pa sa movie, 'di ba, pagbaba niya sa Mount Sinai, sinalubong siya ng kanyang asawa, puting-puti na ang buhok ni Moises, biglang pumuti ang buhok ni Moises. Oo. So yung sinabi doon na inasawa niya, yung original niya na asawa. At kung titingnan mo yung konteksto kasi, para kasing nilabanan ni Miriam at ni Aaron si Moises. So parang again sila doon sa asawa na sinasabi. I see. Mm-mm. I see. Sige bro, thank you sa ano, sa sagot. At dagdag ko lang doon sa tanong mo kaganina sa una bro. Uh-oh. Na una no, lahat ng tagot ni Aljan tama 'yon. Tandaan mo bro, kapag hindi mo na kahit pa na absolute ka na ng pari or na nabigyan ka na ng kapatawaran, tandaan mo ang sabi ng Panginoon, ang patatawarin ninyo, patatawarin sa langit. Ang di nyo pinatawad, hindi rin pinatawad sa langit. Kaya yung kasalanan mo na hindi mo na-confess sa kalimutan mo, hindi pa rin yung napatawad sa langit. Kahit hindi sinasadya na nakalimutan. Kasi... Yes. You know, sa kahit pa nakalimutan mo, kaya nga sabi ni Bro Aldan, maigi talaga isulat para hindi makalimutan. Dahil pag nakalimutan mo yan, hindi mo na-confess, kahit pa sinabi ng pare, I absolute you in your sins. Ay absolute pa ano bang tawag ano na pare diyan? I absolve you in your sins. Inabsolve ka ng pare ayon dun sa kinonfess mo. Kaya nga sabi ng Panginoon, anuman ang inyong patawarin, pinatawad ang sa langit. Anuman ang hindi niyo pinatawad, yung hindi mo nasabi, hindi napatawad ng pare 'yun. Hindi mo pa rin hindi pa napatawad sa langit 'yun. Oh, kasi halimbawa bro, may nagkumpisal tapos talagang totally ano wala siyang naalala. Halimbawa lang in a scenario ba talagang may nagawa siya na mortal sin halimbawa pero talagang hindi na niya na maalala. Like nakalimutan na nagawa niya itong mortal sin pero nagkumpisal siya pero sure. Hindi parin syempre hindi naman na yan na naalala na halimbawa sabihin na lang natin na nagkaroon siya ng ano na comatose siya tapos may marami siyang naala na ano na kalimutan ng mga kasalanan tapos nagkumpisal siya tapos for sure hindi naman niya kasalanan na hindi niya maalala kasi nga na comatose siya so ibig bang sabihin doon na hindi din ano yung kasalanan niya nung past. Ang turo kasi ng simbahan, ang sakramento kasi nagiging valid, no? Nagiging balido ang sakramento kung andyan ang apat na elemento. Dapat pag nag-receive tayo ng sakramento para balido lahat ng ginagawa natin kung tinanggap ng sakramento, dapat andun ang apat na elemento. Ano ba yung apat na elemento? Una, mater. Pangalawa, form. Pangatlo, ordin priest, pang-apat, intention. Isa-isahin natin. Sa confession, ano ba ang matter? Ang matter, yung
ikaw mismo nalalapit sa pare para mag-umpisal, yun yung matter. No? Ano ba yung form? Yung form yung sasabihin ng pare, I absolve you ng inyong sins. Yun yung form no, para mapatawad ka. Pangatlo, dapat ang nag ang confessor mo ordained priest as Catholic. Kasi maraming mga pare na hindi Katoliko. No, like sa yung Aglipay, nagko-confess din sila, may confession din sila doon, pero hindi valid yun. Na kailangan ordained priest. Pangapat, intention. Intention ng pari at intention ng nag-confess. So, intentionally talagang lumapit ka sa simbahan sa Diyos para humingi ng kapatawaran sa iyong nagawang kasalanan. But, hindi mo na talaga naalala, wala ka nang maalala nun dahil sabi mo nga, nakumatos or nagkaroon ng tinatawag nating ano yung gap, ano ba yun? Yung ano, parang ano, tawag dito? Di ba, yung Alzheimer disease. May amnesia Alzheimer. Alzheimer. Amnesia, Alzheimer, ganun. Or talagang, dementia. Oh, hindi talaga maano, eh, andun yung intention. So, balido yun. Kasi, hindi mo naman siya iniwasan eh. Hindi mo hindi iniwasan mo naman... na, hindi mo yung, hindi yung, yung punto na, ayaw kong i-confess to kasi nahihiya ko. O, yun yung intention. So, na dapat para mapatawad ang kasalanan mo, intentionally talaga ang paglapit sa Diyos. Gusto mong hingi lahat ng kasalanan. So, hindi mo, pero wala ka na talagang maalala. Wala, provided na talagang wala ka nang maalala, hindi mo na alam. Yung talagang wala ka nang maalala na parang kahit anong recall mo sa memory mo talaga parang na-delete na. Hindi mo na kasi mag-delete may, sa files mo. May ano kasi dito, bro, halimbawa, nung ano, dito kasi sa US, may mga instances na yung mga anak, halimbawa, di ba yung tawag dito, yung halimbawa kung malapit nang mamatay, yung final, ang tawag dito, final rite, parang ganun, yung confession. So minsan yung iba, yung mga anak na lang nila yung lumalapit sa simbahan, sa mga ay, hindi pari, pwede yun. Wala. Hindi pwede yun. Kasi tandaan natin, ang magawa na lang natin sa mga malapit sa buhay, ipanalangin sila. Hindi pwede tayo ang hihingi ng kasalanan para sa kanila. Kaya nga, ano yung isa sa elemento na magiging valido ang sakramento? Mater. Ano yung mater? Ikaw mismo. Ikaw mismo na may kasalanan ang hihingi. Hindi pwede yung ibang tao. Ang pwede sa ibang tao, panalangin ka na lang o hindi ka nakapagtakahingi ng tawad. Yun na lang talaga ang magagawa natin. Hindi pwede tayo ang hihingi ng tawad. No, kaya nga sa para maging, tandaan mo palagi, para maging balido ang isang sakramento. We have 7 sacraments. So para maging balido ang isang sakramento, alin man sa sakramento, dapat nandun ang 4 na elemento. Matter, form, ordained priest, and intention ng church at ng confessor. Ng confessor at ng magkukontes. I see. Meron lang kasi akong na alala nung meron kaming meeting sa simbahan. Kasi member din kasi ako ng Christ Renew His Parish. Member ng mga, mostly mga kalalakihan ito sa aming parish. Tapos, biglang may pumasok doon sa meeting namin na naghahanap ng pare, wala siyang mahanap para daw sa final rites ng kanyang tatay na ano na bedridden at saka parang malapit na daw mamatay. Yun yung ano, yung ano yun, ang hiningin niya doon. Anointing ano? Of the sick. Anointing of the sick. Ayun, anointing, pwede yun. Akala ko yung confession. Yung anointing of the sick, pwede yun. Pwede tayo lumapit sa bahan para mabigyan ng anointing of the sick ang ating mga mga buhay. Kasi, ano yun, lahat ng patuloy kong mabigyan, no? May sinabi si Bro Wendell na apostolic pardon. Na yung apostolic pardon, according kay Bro Wendell, na ibibigay yan dyan sa anointing of the sick. Na kung ang isang bedridden na katoliko, hindi na niya kayang mag-confess dahil bedridden na nga. Parang lantang gulay na. Yung pari ang gagaw.
Oo, Oh, yun yung yung pari ang gagawa nun. Yung may tinatawag dun sa ano yung Tingog Dasik, may tinatawag na apostolic pardon. Na through that apostolic pardon, lahat ng kasalanan niya mawawala. I see. Yan yung ibig ko sabihin, bro. Apostolic pardon tawag dun, bro. Apostolic. Okay, sige. Apostolic pardon sa ano, sa ating Oo. ano. I see. Salamat, thank you. Ang ganda ng Arnas Ubano. Oo, maganda nga eh. Makikita niyo talaga kung gaano kamahal ng Diyos ang tao. Even the last breath na may paraan ng Diyos. Kasi At saka, bro. Kung paraan lang ng tao talaga, wala mapupunta ang langit. At saka, bro, ano lang, as a Catholic ka, basta nakakapag-kumpisal ka, parang gumagaan yung loob mo. Yes. Because that is Pagkatapos. a grace. Tawag nga natin dyan grace eh. Ano ba yung grace? Grace is something, sabi ko na si Man, ang grasya ay isang biyaya na hindi dapat pagkaloob sa hindi karapat-dapat, pero ibigay. At saka, sanctifying grace. At saka kapag halimbawa, kapag hindi ka pa nakakapagkumpisal, parang may bumabagabag sa loob mo na parang, ewan ko Kasi, kung ano tawag doon, di ba? yes, kasi alam natin na may kasalanan tayo, guilty tayo. Guilt, yan yun naman yung talagang guilt. Yan naman ang guilt eh, guilt of sin. Halimbawa, kahit nga sa ano lang, sa ano natin, yung buhay natin, no, yung sa araw-araw natin na buhay, may kasalanan ka sa tao, hindi ka makatingin sa mata eh. No. Diba? Guilt yun. Guilt, alam mo sarili mo na may kasalanan ka, kaya hindi ka komportable. Kasi alam mo may kasalanan ka sa Diyos. Yun yung maganda sa atin sa mga Katoliko dahil meron tayong aral na ganito. Correct. Pinaunawa talaga sa atin ng simbahan, ano ang kalagayo natin bilang isang Kristiyano. Hindi tayo na dahil Katoliko na tayo, free na tayo, libre na, hindi. Kailangan, alam mo yung bawat anggulo bilang isang Katoliko. Alam mo yung dapat na gampanan mo para makapasok talaga sa karian ng langit. At alam mo ano yung mga bagay-bagay na yun. Kasi kung hindi mo na nagawa itong isa, may another. Tulad ng confession, hindi talaga nakapag-confession isang tao. May panghuli pa, binigay ang Diyos, ano yun? Yun yung sacrament of healing. Na doon nakapaloob ang tinatawag na apostolic pardon. Na mapatawad pa rin lahat ng kasalanan niya kapag nakareceive siya ng saka ano yung tingot kasi. Through that apostolic pardon. Salamat bro, salamat sa pagpapa ano sa pag-clear at pag-confirm ng ano ng tanong. Bro, John Re, pwede bang maipa-anoint ang, good evening pala. Pwede magpa-anoint yung hindi katoliko? Brother Mel Palma? Anointing of the sick, yung ano, pag hindi katoliko? Brother Mel? Or exclusive lang para sa katolik? Actually, I already asked the same question. Unang-una kasi yung pinaka-first na sacrament na kailangang tanggapin o matanggap ng isang tao ay yung baptism. So yun, kailangan muna yung baptism before receiving some of the sacraments. And kasi yung sacrament of anointing of the sick, it is not just na papahiran lang siya ng langis. Kasi in James chapter 5 verse 15, 13 to 15, tatawag tayo ng elder of the church. According naman sa mga Bible scholar, yung elder of the church is the priest, the presbyter. So, tatawag ng pari upang sila ay ma-anoint. Ang sinasabihan dyan ay yung mga faithful. Ibig sabihin, mga baptized dyan na mga Catholic. Therefore, kailangan muna, bago siya ipa-anoint, it's better for him kung talagang gusto niya. Kasi ito yung kinakailangan sa makakatanggap po ng anointing of the sick. First, kailangan yung kanyang willingness. Because it is very useless kung ipa-anoint natin ang isang tao na hindi po niya gusto. Yan. At kung wala po siya sa kanyang consciousness, yan. Ito naman, kung wala siya sa kanyang consciousness, katulad ng bata, wala po siya sa kanyang, hindi po kaya ng mga sanggol na makapag-decide pa.
therefore mag-decide sa kanila ang kanilang parents. Same kung wala po siya sa kanyang consciousness, ang kanyang family can also decide for him. Kung siya ba ay, example, if he need to be baptized, baptize muna. And kailangan talaga na sa process, una yung baptism, and then papareceive talaga siya ng sacrament of anointing of the sick. But, kung siya ay nasa bedridden, and then delikado na yung kanyang sitwasyon, and then it happened, dahil delikado ang kanyang sitwasyon, eh, nag-decide siya na magpabinyag sa Katoliko, alam nyo kapatid, hindi na needed yung ano yung anointing of the sick just in case no just in case na siya ay nabinyagan na at saka na-receive fully yung kanyang kapatawaran talaga kasi ang binyag po hindi lang po yan kumukuha ng actual na kasalanan ang binyag po ay kumukuha din po ng manang kasalanan ang tanging makakakuha lang po ng manang kasalanan hindi po ang sacrament of confession even though kailang beses man po tayo mag-confess kaya nga kailangan munang mabinyagan dahil kapag hindi nabinyagan, meron pa siyang tinatawag na original sin. Original sin can be forgiven if the man received the sacrament of baptism. So, baptism first before other sacrament. Ah, okay, salamat. God bless us all.